sakay taasan, siya'y papurihan, may walang magpakailanman. Awit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. At isama din natin sa banal na misang ito ang lahat po ng intensyon na inyo pong pinadala dito sa simbahan ng Quiapo at patuloy natin pinagdarasal ang kapayapaan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagalgol sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga ginapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid
hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nanghawak na mabuti. Tulad niya'y mga tupa, sa patayan din hahantong. Kalawit ni kamatayan ang magiging kanyang pastol. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang matuwid, magwawagi pag sumapit ang umaga. Laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na. Sa lupain itong patay na malayo sa kanila, ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kanyang kamatayan. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Di ka dapat na matakot. Ang tao man ay yumaman. Lugmaguman ng lumago yaong kanyang kabuhayan, hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa sinumang nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Magsiniya po na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak nagagantimpalahan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinin ng isang malaking gilingang bato sa liiga at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkasala ng isa sa maliliit na ito na nanalig sa akin. Kung ang kamay mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na nahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy.
Kung ang paa mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa mo kaysa dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa madalawang matang nahuhulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy, mabuti ang asin. Ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy, magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang dakilang mithiin ng ating Panginoong Diyos sa kanyang sangkatauhan na ang kaligtasan ng lahat ng kanyang nilikha. Kaya ayaw ng Panginoon, hindi ninais ng Panginoon na mapahamak ang kahit ni isa sa kaniyang mga nilikha. Ganito kasidhi ang kaniyang pagmamahal. Ganito kasidhi ang kaniyang pagnanais na mailigtas ang lahat at makarating sa buhay na walang hanggan. At ganito din ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Natanawin natin, napagtuunan natin ang pansin, ang buhay na walang hanggan. Kaya iwasan natin yung mga bagay na maaring makakasira ng ating paglalakbay ng ating buhay espiritual na magiging hadlang patungo sa ating paglalakbay, patungo sa kaniyang kaharian, patungo sa ating pagnanais ng isang kabanalan at patungo sa ating pagnanais sa buhay na walang hanggan. Mayroon laging tatlong imbitasyon sa atin kung paano natin makamit at paano natin maligtas ang ating buhay. Unang-una, gumawa tayo ng mabuti. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang simpleng kabutihan katulad ng pagbibigay ng isang basong tubig sa kapwa nating nauuhaw ay sapat na upang tayo ay kalugdan ng Diyos. Ang pinakasimpleng gawain na maaari nating ibigay sa ating kapwa na nagmumula sa ating puso ay kinalulugdan ng Diyos. Huwag na tayong mag-isip na malaking bagay, simpleng bagay, ordinaryong bagay na maaari nating gawin sa pang-araw-araw natin na buhay. Basta ito nagmula sa kabutihan, nagmula sa puso, ito lagi ay kinalulugdan ng Diyos. Kahit simpleng tubig lang, sabi ng ating Panginoon, basta ito ay nagmula sa ating puso, nagmula sa kabutihan, sa kaibuturan ng ating puso, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan, ito ay kinalulugdan ng Diyos. Ito ay ginagantimpalahan ng Diyos.
Kaya't ang paulit-ulit natin na paggawa ng kabutihan, ang paulit-ulit natin na paggawa ng kabutihan, ito ay nagbubunga at ito ay tinitiyak din ng ating Panginoong Hesus na kanyang gantimpalahan ng buhay na walang hanggan. Minsan marami tayo nasasalubong. May mga humihingi ng tulong. Minsan may humihingi ng limos. Hindi natin kailangan magbigay ng malaking halaga. Maliit na bagay na maaring magiging pantawid ng kanilang gutom ay isang malaking bagay at para ito matulungan ang ating kapwa. At ito ay nakikita ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapag paulit-ulit natin itong ginagawa, sabi ng ating Panginoon, gagantimpalahan ka ng ating Panginoon pagdating na tayo'y kukunin ng ating Panginoon patungo sa kaniyang kaharian. Pangalawa, iwasan natin lagi ang gumawa ng kasalanan. Talagang mahirap iwasan. Talagang mahirap takasan ang paggawa ng kasalanan. Talagang malakas ang hatak ng temptasyon sa ating buhay. Kaya mahalaga na pagtuunan natin ang pansin, mahalaga na pag-isipan natin ang bawat desisyon na ating gagawin. Pag-isipan natin ang bawat desisyon na ating gagawin sa ating buhay. Mahalagang isinaalang-alang natin lagi ang lahat ng desisyon na ating gagawin. Sapagkat ang isang desisyon ay maaring makakaapekto sa ating buhay sa hinaharap. Kasi kung minsan ang sandaling kaligayahan dulot ng kasalanan ay panghabang buhay nating pinagsisisihan. Ngunit ang sandaling hirap dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito pala ay magiging daan patungo sa pagkamit ng buhay na walang hanggan. Kahit nahirapan tayo, kahit magsakripisyo tayo, okay lang. Kahit nahirapan tayo, okay lang. Kung ito ay magiging daan sa atin para maging magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi minsan mahirap yung pananandalian, mabilisang solusyon. Agad-agad dinesisyonan natin na hindi pinag-isipan na sa huli pala ang pagsisisi. Kaya mas mahalaga ang pagsakripisyo. Mahalaga yung paghihirap natin. Pinag-iisipan natin lagi yung bawat desisyon na ito pala ay magiging daan upang tayo makarating sa buhay na walang hanggan. Pangatlo, sikapin ang buhay na magiging biyaya para sa ibang tao. Sikapin natin na ang buhay natin ay magiging biyaya para sa ibang tao. Ito ang kahulugan ng pagiging asin. Ang pagiging asin ay nagbubunga ng magandang pagsasamahan. Ang pagiging asin ay pagiging biyaya sa ibang tao, lalong-lalo na sa nangangailangan. Kaya't sikapin nating mamuhay tayo lagi sa diwa ng pagkakaisa. Sikapin natin lagi na mabuhay sa diwa ng pagmamalasakit. Sikapin natin lagi mamuhay sa diwa ng pagmamahalan at pagpapatawad, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan ng kapatawaran. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong kapatid, na nanalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa kaliwanagan ng ating isip at diwa habang ating nilalahad sa Kanya ang mga pangangailangan ng hindi buo at hiwa-hiwalay na daigdig. Ang ating pong itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang banal na sambayanan ng Diyos, naway manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba't ibang kasamaan, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat ng mga tao, naway patuloy na magsumikap sa pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga ari-arian, naway huwag nating hayaang umaki sa atin sa kawalan, manalangin tayo. Umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at kasiyahan mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga mahal na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, humihingi ng katapangan sa pananampalataya ang bayang iyong tinawag na sumusunod sa iyong anak na inilalahad ang kanilang pangangailangan sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap ng banal na pagdiriwang upang ngayoy aming pinaglingkuran. Inihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw iyong ipinapahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunis sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesokristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawa ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Pagsitayo na po ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawal mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawal mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesokristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo
Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako rabat na. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque Pintakasi ng may karamdaman, ningapin mo po ang aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nang ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluwalhati na diyan sa langit, nananalig kaming iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos siyaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madiya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madiya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madiya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Ngayon naman ang pagbabasbas ng Panginoong Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na Panginoong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang pangako na noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin.